kasama, pwede nyo pahiram kay Joey Marquez yung mga anak ninyo. Oh, actually, gusto nga nung suhulan yung mga anak niya. Talaga? Siyempre! Dahil yung andami na nagtatanong kung ano na nga bang estado ni Paul Avelino at saka ni Janine Gutierrez. Ano ang losses? Close up ka! Diba? Janine! Ginamita ko ng stick! Hindi ako makalaban! Hindi mo ba na-miss? Matanda na ako ngayon. Ito ang mga ka-update. Ito po ang inyong mga lingkod. At ito naman po si Papa O, si Noji Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. Ay! Ichika mo na! Dali! Hoy ha! Una sa lahat, Loy, congratulations kay Win-Win Marquez. Yes! Isang bouncing baby girl. Oh, isa lang? Oh, isa lang yan. Isa lang? So, matatlo. Pwede natin usapan si Win-Win. Oh. Yan, siya'y ipinagmalaki ni Win-Win sa kanyang post sa Instagram. Yes. Yung mukha ng kanyang anak. Apakatao sa ilong, ha? Ang kanilang little princess si Luna Teresita Ray. Uy, may Teresita din, no? Oo, kasi yung Teresita ay yun yung nanay o yung pangalan ng nanay ni Joey Marquez. Ah! Kasi si Win-Win ay pinangalan niya nung nanalong mayor. Oh. Si Joey Marquez sa Paranaque. Kaya may Teresita din. Kaya Win-Win, ayan, na-winner si ano. Yes. Si Joey Marquez, kaya siya Win-Win. Oh. Tapos, kaya yung Teresita Sen, yes, yan yung kanyang tunay na pangalan ni Win-Win. Tapos ngayon yung baby niya, yung Teresita din. Oo, parang in commemoration ng lola niyang si Teresita. To honor. To honor. Sobrang mahal na mahal ni Joey Marquez ang kanyang nanay. Ay, naku, siguro sobrang happy ni Chong Joey nung nakita yung apo, no? Kahit picture. Alam mo naman si Joey Marquez, ang nakausap natin, di ba? Na, Diyos ko, itong mga ano, ang dadamot sa mga anak. Itong mga anak ko, ang dadamot sa mga anak nila. Sabi ko, iwanan na sa akin yung mga apo ko, eh. Oh, di ba? Oo. I-enjoy daw niya, kasi nga, syempre, lolo siya. Parang, di ba, sinasabi nila na, iba yung tubo sa puhunan. Oo nga. Oo. Kaya siyempre hindi ko pa na-experience yan. Gusto mo ba lang ma-experience? Huwag muna today. Marami pa akong lakad. Pero dahil ano yung sasabi mo, lumabas na yung bata. Pero yung tatay hindi pa lumalabas. Ay, bakit naman, Luy? Nasa loob din ba yung siya yung ano, tatay? Alam mo, yung palingkit na dyan. Pero wala lang sa loob ng chat yun. Eh, nasa loob ng bunganga. Nakaloka ka. Yung tatay hanggang ngayon hindi pa rin nakikita. Sinususpense pa ni ni Win-Win. Siguro ilalabas niya sa kanyang vlog. Oh. Yung tatay. Oh, medyo pinapa, ano muna niya, pinapa angat muna niya yung level of mystery. Wow! Pero baka malay natin, one of these days, makita na rin dahil sobrang happy si Win-Win. True! At diba, napalita nga natin dito, nakababata niya yung kanyang naging ending. Yes! Na yung kababata niya yung kahit sino yung kanyang maging boyfriend noon, eh si Guy pa yung nanggahatid. Kay Win-Win sa mga dates nila. Oh, bait ano? Diba? At iintayin niya si Win-Win. Wow! Kapag, diba? Grabe yung bata, ano, kung magmahal kay Win-Win, di ba? Correct. Oo. Kaya, Win-Win, congratulations! Yes! Di ba? At ikaw ay isa ng ina. Gaya ni Angeline Quinto, you are now a mother! Yes! At syempre, baka naman pwede niyong pahiram kay Joey Marquez yung mga anak ninyo. Oo! Oo, yun ang pakiusap ng Lolo Joey. Oo, excited! Actually, gusto nga nung suhulan yung mga anak niyo. Talaga? O bibigyan niyo ng pera, iwan niyo lang sa akin yung mga apo. Talaga? Ganon si Joey. Napakahilig sa bata. Kaya rin ang daming anak. Ay. Ilan yung anak ni Joey? 18 to 20 plus. Ay, ganon kadami? Oo. So, sobrang hilig niya sa bata? Oo, sobrang hilig niya sa bata. Kaya gawa rin siya ng gawa.
Atchong, gusto kong ipakilala sa iyo. At gusto kong bigyan ka ng pagkakataon na alagaan ng iyong apo. Yes. Si Mrena. Apo, kuya? Hindi ba ito isa sa mga anak? Parang ano eh, parang mukhang tuhod eh. Grabe-grabe ka dyan. Ayaw mo ba maging apo sa tuhod ni Joey Marquez? Ready na, ngayon gusto. Kailangan mo yung kahit apo sa tuhod yan. Ayaw, kala pa, ayaw mo eh. Pwede siyang ano, tuhurin. Huwag na ganun. Oo, yun. Uutosan ni Joey yung kanyang apo na tuhurin mo ay. Hindi ba lang apo sa tuhod, apong tutuhurin. Oo, Diyos ko, nakakalong si Brenna. Ay, nice, speaking of anak. Naku, nagkita kami ni Janine nung nakaraan nating rally. Parang kailang nagkita ni Janine? Janine Gutierrez, ha? Ayun na, parang kailang nagkita. Hindi kami nagkita. Nagkita din kayo. Parang nagyayabang kalo. Hindi. Kailangan nagkita. Nagkita-kita naman kami. O sige, nagkita-kita tayo. Oo, tapos ano, inano mo, kinorner mo. Ay, syempre, di ba? Para malaman na ng ating mga ano, mga ka-updates. Naku, diba? I'm sure ang tinanong mo si Paolo Avellino. Syempre, dahil ang dami na nagtatanong kung ano na nga bang estado ni Paolo Avellino at saka ni Janine Gutierrez. Ay, ano sabi ni Janine? Ay, naku! Eto, na-interview ko siya. Tapos tinanong ko pa, kung nagkita ba sila ng anak ni Paolo Avellino sa US? Nakita raw sila. Ay, naku, nandyan din. Ay, kung ikukwento ko, hindi na nila papanoorin. Ay, yan ba nakausap mo? Oo, nakuha na natin ang video, di ba? Tapos, andun pa si Miss Cherry Pie, Tikache. Silang dalawa? Oo, edi meron akong katulong sa pag-iimbestiga kay Janine Gutierrez. Ano sabi ni Cherry Pie? Ay, eto, nandito ko kasi! Ano ang sabi? Andiyan ka sa susunod na video for today's video. Ayan. Sino to? Eto na. Janine Gutierrez at Miss Cherry Pie Tikache. Ichikan nyo na. Dali. Dali. Welcome back. Lusag ka. Diba? Janine. Ginamit ako ng stick. Hindi ako makalaman. Welcome back, diba? From the US. Diba? Ay, Janine, alam mo, ang daming nagtatanong. Kasi nga, diba, ang daming mga pictures niya sa Instagram. Diba? Sa'yo at saka kay Paolo. Na ikaw yung soundtrack. Ang daming nagtatanong. Ano na ang chika, Janine? Sabi niya, photoshoot daw yun. Ah, photoshoot lang. Pero masaya, super saya nung States. Kasi, after nung concert, of course, Mr. Aldi, nakapagpahinga kami. And, special. So, masaya din talaga yung trip. Ikaw lang talaga favorite subject sa mga pictures ni Paolo Avellino. Eh, kami lang din naman talaga yung magkasama doon. So. Nakala pa after ng New York, may announcement din. Wala mo ba? Ito, mama. Saan ba kami? Announcement ka ba? Kami sa New York, di ba? After New York, si Miss Yun na nabuo na yung Paidu. Kailan mabubuo yung ano? Paunin. Paunin. Paunin ba maganda? O, Paunin pala. Yung may matawag? Meron ng Paunin. Ang dami na. Paunin na ba? Ano pa? Tayong pa ng president. Hintay ko lang. Kailan daw ba ang announcement? Tignan natin. Malapit na? May announcement ba? May announce ba? Alam mo naman lahat. Wala akong alam mo. Pero president ako. Pero president ka. Ng Pawnee. Wala kang alam, pero president ka. Ay, wala naman! Tapos nagwala. Ugas ka ba? Sorry, God. Nalip mo
din yung son niya sa US? Nag-hang lang. Kasi dati nung bago kayo mas nagbiro siya eh. Sabi niya pag nakita ka daw ng son niya, nanay mo. Joke lang yun. Joke lang. Saan hindi mo to? Hindi naman nanay. Kawawa naman yung anak ko. Thank you very much. Meron bang next na project for Janine? Aabangan namin. Actually, yung movie namin ni Pao, yung ngayon kaya, it's coming out this year na. For the totoo na, so sana abangan nila. Yay! Tapos yung for TV naman, soon, yeah, announced. Yes! Si Shepa, ang project ngayon. So meron, in-announce na yung isa, di ba? Kasi ang ABS is going international. Yes! So meron na kaming gagawin, headed by Jericho, and a few more, Filipino actors, pero ang hindi pa nila ina-announce yung tatlo na foreign actor na kasama dun sa show namin. And then, another soap is coming up. So, abangan nila. Thank you. Thank you very much, the Sheriff. Thank you. Thank you. Congratulations, the Sheriff! Diba? Isang mahabang lang yung sagot niya kung nakita sila nung anak ni Paula Abelino. Baka naman yung ayaw pa sabi ni Paula na nakita sila para hindi na sila masyadong maintriga. Oh. Eh, pero ano sa tingin mo yung akala doon ni Miss Cherry Pie na may announcement na? Oo nga. So, ibig sabihin may alam si Cherry Pie na si Paolo na at si Janine. Kaya lang, hindi para magmahadera si Cherry Pie Picache na siyang manguna. Nadali, ano ba? Sundan nyo na kami ni Edo Manzano. Umami na rin kayo, Paolo and Janine. Oo, presidente daw siya nung Paunin. Diba? Baka naman din ang excitement si Miss Cherry Pie kung ano ba, kung sila na nga. Kung hindi pa man, ha? Diba? Hindi ko sila na. Talaga? Oo. Eh, kasi may Paunin na itong si Mang Cherry Pie eh. Pukot sa Paidu. Diba? Cherry Pie and Edu, diba? Diba? Oh. Anyway, kita-kita naman natin yung saya ni Janine Gutierrez. Correct. Kaya habang kausap natin siya, kaya we are very happy for you. And we are waiting for the announcement. Correct. Kung makukuyakan niya tao at Janine, huwag mo na silang umamin. Ay, mga gusto natin umamin na. Tapos siya ayaw. Bakit? Anong gusto mo? Kung kasi, di ba, syempre, Sino? Si Paolo at saka si Janine? Opo, si Paolo at saka si Janine. Ano, komplikado ba? Ano? Sige na nga, kuyo. Pakaminin mo na nga lang yan. Eh, hirapan ako. Wala ba ito natin na i-ano? Wala rin naman pa ng sustansya sa isa. Di rin pala masasabi kung ano yung rason. Makinig ka na nga lang. Umuubos ka lang ng oras eh. Ano yung next item natin? Ito na yung Mrena, pakain tuloy. Speaking of time! Yes, Nay. Ito, syempre. Second time sa Charmer para dito kay ating bagong Miss Universe Philippines. Na si Celeste Cortesi. Yes! Dahil nga, di ba, nasungkit niya yung Miss Universe crown. Bakit nga nga yun? Nakasungkay po ba? Nakasungkay! Makinig ka na lang! Ayun nga, Nay, di ba? Sa pangalawang pagsabak niya sa beauty contest, ayan, ako. Nauwi naman niya ngayon yung corona na Miss Universe. Dati kasi nanalo siya noong 2018 as Miss Earth Philippines. Tapos nag-top 8 siya sa Miss Earth competition. Pero, gaya ni Catriona Gray na galing sa Miss World, pinangarap niyang masungkit yung Miss Universe crown. At ako naman ngayon, ganun din nangyari ngayon kay Celeste, di ba? So another kwento na naman ito ng determinasyon, ng hindi pag-give up, ng hard work, ng pagtupad sa pangarap, ng isa na namang beauty queen. Ang ganda-ganda niya, no? Oh, correct, di ba? At saka walang imposible sa mga taong nangangarap. At ang yung pangarap niya, eh yung ma-achieve yung goal niya. Diba? Pati naman, Nakaka-inspire. Diba? Ikaw ba, Mrena, meron kang ganyang experience, sumali ka sa beauty contest, ganon? Ha? Ay, ako! Bakit naman ang hindi, Loy? Ay, Loy, wag ganyan, ah. Hindi ba, sumali ka ba? Sumali ako, kuya, ako.
beauty contest? Yes. Talaga? O, tapos? Kaya nung mamaya, na-eliminate po ka agad ako eh. Na-eliminate ka agad? Bakit? Mukhang may favoritism yung ano ni, yung organizer nila. Bakit? Eh kasi sabi sa akin, no, doon ka sa paluwagan sumali. Ay, sa paluwagan ka sumali? Opo, kuya. Kaya kuya, yung suggestion niya, yun yung ginawa ko. Ha? Na ano? Sumali sa paluwagan, kuya. Sumali ka sa paluwagan? Opo, kuya. Sino ko nang sumahod, ikaw? Ay, hindi po, kuya. Paluwagan ng pets. Diba, kuya? Parit ka pa doon, kuya, parit. Paluwagan ng pets. Makakaloka. Next, si Brenda, lumalaswa. Parang na-imagine ko yung heads. Pwede ka lang, pagpasok mong gano'n, papalakpak. Naka, next item na nga tayo. Ito si Brenda, nakakaloka. Ito na nga, Nay. Siyempre, dun sa isang rally natin, meron tayong nakita na matagal na natin hindi nakikita. Pero nakita natin, kaya kitang-kita mo naman, di ba? Sino yung nakita mo na hindi ko nakita? O baka nakita ko rin yung nakita mo? Ay nako, kitang-kita mo rin siya. Di ba nakita kayong dalawa? Kaming dalawa? Nakita kami? Oo, nakita kayong dalawa. Hindi ko ang... Itong si Louie Heredia. Bakit? Nakita natin siya dun sa isang rally na nasinamahan natin, Nay, di ba? At nagpa-unlock siya ng isang awitin. Yung kinanta niya yung kanyang pamosang awiting ano, kahit na anong mangyari, magmamahal pa rin sa'yo. At ang lagi mong iisipin, mahal mo rin ako. Ikaw ang Miss Universe ng aking buhay. Binago na? Hindi, yun yung kinanta niya. Ikaw ang pag-ibig ko, ang tawag ng damdamin, ang mabuhay nang wala ka ay hindi sapat dahil kailangan ko ay laging ikaw na sa tuwing ay natatanaw. Ha? Pagod na pagod yung alam-alam ko. O ano sabi ni Louie Erencia? Eto na nga, kinumusta natin siya. O hindi na ba siya magbabalik showbiz? Hindi na siya kakanta? Ay, eto nga. Yung andun niya sa loob ng video. O ano ba pinagkakaabalahan niya? Ay, andun din niya sa loob ng video. Ay, bigay mo na nga for today's video. Yes, eto na, Mr. Louie Heredia. Kumusta ka na? Ay, sabi mo, hello. First time mo ulit kumanta after a long time. Wow, I'm not in showbiz anymore, pero for VP Lenny, for Senator Kiko, and the whole lineup, senatorial lineup, I'm here for them. Yeah, definitely. So, what have you been busy doing lately po? Well, medyo semi-retired na ako. Remember, I've been in showbiz since 17 years old. Matanda na ako ngayon. But you know, when you're invited to sing for something important, for a good purpose, especially for President Lenny, kasi magiging presidente natin siya, you have to be there to sing for them. Yes, nung kumanta ka ulit kanina sa stage, hindi mo ba na-miss ang pagkanta? I felt touched kasi yung mga tao, they were singing my song. Yes. Konti na lang kinanta ko kasi ginaganan ko na lang yung mic. Na-miss, pero I think that part of my life is medyo over na. Yes. Pero all my friends in showbiz are still my friends, including you and all you. So, ano pong aasahan namin kay Sir Louie Heredia in the coming days? Well, you know, I take it from day to day and if something will come that I have to sing for a good purpose, I will be there. So, you'll continue singing for the special people for nga special, ba? Yes. Ayun nga, sabi nga niya, medyo tapos na yung kanyang showbiz stint. Yung ito, era niya. Tumanda na siya, di ba? Hindi naman, guwapo pa rin si Louie, nakita ko diba? Siya. Mm-hmm. At saka na yung sabi nga yung ganun, kakanta pa rin naman daw siya, gusto pa rin niya kumanta, pero for special occasion and special people na lang daw. Kaya dun sa kumanta sa entablado. Yes! Kani okay. Ayan naman pala. Good luck, Louie! Yes! Kung ano man yung pinagkakaabalahan mo, basta importante, happy ka. Diba? At
syempre pa, ito po yung mga lingkod. Ito pa si Mama Lord. Naku po, kung hindi pa namin subscriber, please naman, subscribe naman. Click lang po yung subscribe button sa ibaba. At kung naibigan niyo po ang aming episode ngayon, huwag kong kalimutan mag-comment below, i-click ang like button. At huwag kong kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag i-click niyo yan, kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes! Ang channel ko po, sana na-subscribe din po kayo. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. May bago po tayong vlog dyan. Ako, alamin nyo. Hindi ka i-chichika, alamin nyo. Inintriga mo po sila. Yes, kasi nga, ganda. At ito naman po. Kuya, rin ka. Isan mo kasi. Yes, hello mga ka-update. Ito po ang inyong lingkod. Aking nanak po, kusubscribe naman din po. M-R-E-N-A. Ayan, ano naman ang iyong palabas doon? Yes, kuya, yung pag-uwi po na mag-ano ko sa Laguna, dun sa baluarte po ni Junel, nahiwalay po sa akin yung anak ko ng limang araw po. Sana hindi na bumalik sa'yo. Ala, kuya, huwag naman. Charot. Andun yung sa vlog mo. Yes! Ay, nasa vlog ko naman, uh-huh, yung aking one-on-one sa controversial na si Senator Dick Gordon. Oh! Oo, yung iba talaga, medyo hindi naiintindihan si Dick Gordon kung saan siya nang gagaling. Mm-hmm. Doon sa kanyang mga, alam mo na, pag nasa stage siya, di ba? Mm-hmm. Oo, pero dito yung higit na makikilala si Senator Dick Gordon. Eto po. Pero hindi po kayo nagalit sa parents nyo, sa nanay niyo? Nung nagaampon siya, nung kumukuha siya, nung pumupulos siya kami, ng mga baka sa kalye. Ang nagagalit kami, mas mahalaga yung ibang tao kaysa amin. Hindi ko na, walang kalibog-libog lubaban. Wala eh, ganyan ka na lang. Ano ko siguro sa akin? Binari lang tatay mo. Iba ang mundo mo. Pagalit ko sa tatay ko, malabing na malabing na tatay. I've lost my heart. Diba yun sa mga tao? Bukulong ko na andang. That was a thing that I said, you killed my father. Kinakabahan ako nung tinanggap ko ito, sabi ko, ayoko na ako. Kasi napapaiyak ako madalas. At ayan, sa OG Des Inspires lang po yan. Yes! At syempre pa, ito po uling yung lingkod, Papa Osin OG Des na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay sabay sabing! Every gising is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi niyong hihirit sa amin? Ay! Chichika mo na! Dali! Medyo wala sa ano si Mrena, no? Pero pati yung paluwagan ng ano. Oo. Nakakaloka. Kababaeng tao, Diyos ko. Nakakaloka. Kaya mo na, kuya. Kakapwede akong bumawi dito sa dulo. Ano babawiin mo na naman, eh? Nakakabawi ba siya pag sinasabi pag niya kumabawi? Hindi, pag hindi siya makabawi, tutulak ko talaga yung upuan niya. Ay, ako yun naman. Try natin, kuya. Meron yung knock-knock. Oo, oh, bago yan, ha? Knock-knock. Kuya, mabilisan pong mabilisan. Ano? Knock-knock. Who's there? Janine. Oh, porque pinag-usapan si Janine. Janine din. Yes, Janine who? Aba, mami. Aba, may bumikig na pubic hair sa nilang mga. Okay, Junel ba yan? Kasi sabi mo, paluwagan. Hindi ko talaga mag-gets. Hindi ko makalimutan. O, dali na. Janine who? Yakapin mo minsan ay muling magbabalik sa'yo na walang kalaban-laban. Ang puso ko'y tanging iyo lamang. Ooh. Asan na siya? Asan yung Janine? Wait lang po yan, di ba tapos? Aso na ano lang kami? Adelantado lang kami. Oo, kuya, wait lang. Asan na yun na eh? Janine ka na naman. Tumutukso-tukso ang aking puso. Pumaran ka dyan, tutulak ko talaga ito. Malis ka dyan. Kuya! Ay, ka na naman. Ay,
Ulayan mo ba yun? Ayaw niya. Kita mo yung mukha. O, sige. Ito na lang, kuya. Knock-knock. Aba, meron pa? Ayaw mo ba tumigil? Who's there? Who's there? Janine ulit, kuya. Janine. Janine ulit? Yes. Janine lang. Ah, Janine. Oh. Janine who? Oh. Kuya, ganyan na kayo, ah. Janine, 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 Janine